insecticide ang inyong bahay. Malaria ay sugpuin. Para kontra malaria, magkabit. K. Gumamit ng kulambong LLIN o itinubog sa insecticide sa pagtulog gabi-gabi. B. Magpa-blood smear agad kahit may sinat lang kung nakatira o galing sa lugar na may malaria. T. Sumunod sa tama at maagang gamutan para sa mabilis na pagaling. Libre ito. Pumunta sa barangay microscopist o health center sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Pilipinas Shell Foundation, Malampaya Joint Venture Partners, Department of Health, Palawan Provincial Government, Puerto Princesa City Government, Kilusan Ligtas Malaria at nang himpilang ito. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon, GEMS 5-in-1 No Sugar Added Sweetened with Stevia. Ang GEMS 5-in-1 No Sugar Added ay my unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasiklan ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag-GEMS 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Gold Shine Pharmaceutical Products are available at Puerto Princesa City, all Dragwan Drug House branches, all NCCC Supermarket branches, all Golan Supermarket branches, Apses Puerto Princesa, in Nara Palawan, Dragman Nara branch, in Quezon Palawan, One Nico Marketing, in Brooks Point, Farmers Grocery, and in Rio Tuba, RTN Consumer. 94.3 DWIZ Palawan. YPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, alas 6 ng umaga. Ang DYPR, ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Palawan, ay nagbabalik sa impapawid kasama ang DYPR News Team. Ngayon ay araw ng Huwebes, August 12, 2021. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kasama ang DYPR News Team, maghahatid kami ng mga sariwa at napapanahong balita. At narito na ang mga balitang dapat niyong abangan ngayong umaga. 14 days mandatory quarantine sa fully vaccinated individuals na na-expose sa COVID positive, suportado ng City IMT. Provincial Interagency Task Force na ispalawigin ng 14 na araw ang mandatory facility quarantine para sa mga inbound travelers patungong Palawan. Incident Management Team may contingency plan na sa Delta variant. Samahan ng mga restaurant at bar owners sa lungsod, nais buhayin ang namatay na negosyo. Para sa ating police report, crew ng Fravel Fishing nawawala. Sa showbiz balita, Palawenyo singer Daryl Ong balik concert na. At sa ating balitang good vibes, mga barangay health workers sa Brooks Point kinabiliban online. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas lamang ang ilang sandali. Kaputi ang hugas. Yung feeling healthy ka at talagang smooth sa balat. And may sunblock pa. Yan ang Palmanis Herbal Whitening Soap. Likhang Palawan na subok na ng maraming henerasyon. Mapababae man o lalaki. Palmanis Herbal Whitening Soap with papaya extract plus vitamin E and peach essence. Mabibili sa lahat ng supermarket at grocery store sa buong Palawan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
Mundo man ay pabago-bago, ngunit ang hangarin para sa pamilya ay hindi kailanman magbabago. Insular Life believes that every Filipino deserves to have a good future. Invest and secure your family's future. Dahil sa Insular Life, magandang araw ngayon, magandang buhay bukas. Visit Insular Life Palawan Gems District Office located at Rizal Avenue, 2nd Floor Union Bank Building. For inquiries, you may contact 0998-255-7259. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, niligpit at nilinis. Sa dalawang araw, inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 araw inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating syudad. Maynila, bilis kilos. DYPR, Balita sa Umaga. 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga sa detalye ng ating balita. 14 days mandatory quarantine sa fully vaccinated individuals na exposed sa COVID positive, suportado ng City Incident Management Team. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Buo ang suporta ng City Incident Management Team sa anunsyo ng national government na muling isailalim sa 14 days mandatory quarantine ang sinumang individual na kahit fully vaccinated na at na-expose sa mga individual na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay City Incident Management Team Commander Dr. Dina Palpa, bagamat wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya mula sa Department of Health o sa national government, ay kanila nang sinusuportahan ang nasabing padukala dahil ito anya ay malaking tulong para sa pag-iwas na mahawaan o magkaroon ng COVID surge dito sa Delta variant ng COVID-19. Hinihintay pa anya nila ang kopya nito pero ngayon pa lamang ay nais ni Palangka na maipalaganap na ito dito sa lungsod ng Puerto Princesa upang maging handa rin ang ating mga kababayan. Paliwanag pa ng opisyal, ito anya ay hindi naman ibig sabihin na wala ring epekto ang ginagawang vaccination ngayon sa mga individual, mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa, bagamat isa anya itong daan upang maiwasan na magkaroon ng mas malaki pang problema. Sinabi pa ni Palangka na noon pa man ay ipinapaliwanag na nila sa lahat ng ating mga kababayan na ang pagpapabakuna ay hindi naman talaga sinasabing daan para hindi na magkaroon ng problema sa COVID-19. Ito anya kasi ay maaaring ang isang individual na fully vaccinated na ay hindi natamaan pa o magkaroon ng problema sa COVID-19. Pero ito ay pwedeng makahawa o maging carrier para sa kanyang mga pamilya. Ito anya ay kanilang gagawin bilang pagtalima sa national government at upang maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng Delta variant ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Malaking bagay rin anya ito upang maiwasan na magkaroon ng mga problema. Sinabi pa ni Palangka na hindi lamang ang mga para sa mga buhay ang kanilang ginagawa ng paraan sa ngayon at pinagdahandaan dahil dito sa Delta variant. Bagkus magiging doon sa mga patay, nakikipag-unayan na rin nga anya sila maging sa mga ospital, sa mga individual at sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang inaasang mas malaking problema. Samantala, inaang din ni Palangka na sa loob ng kanilang paghahanda na ito ay nasa 90% pa rin na posibleng makapasok ang Delta variant ng COVID-19 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Chris Barrientos. Nais naman palawigin ng Provincial Inter-Agency Task Force
ang mandatory facility-based quarantine ng 14 na araw sa lahat ng inbound travelers na patungo ng lalawigan ng Palawan mula August 14 hanggang 31. Ito ay mula sa 7-day mandatory quarantine na ipinatutupad ngayon ng Provincial Interagency Task Force. Ito ay matapos ang isinagawang pagpupulong ng Provincial IATF at mga miyembro ng PDRRMC kahapon. Hindi sakop ng mandatory quarantine ang mga repatriated OFW na natapos ang 14-day mandatory quarantine sa Maynila o ibang probinsya at may certification mula sa Bureau of Quarantine. Ang APOR na nasa ilalim ng IATF Resolution 98-A at mga turista na sakop ng DOT travel bubble. Isusumiti naman ang Provincial Interagency Task Force ang kopya ng resolusyon sa Regional IATF para pag-aproba nito. Tinalakay din sa pagpupulong ng COVID-19 na update ng vaccination status ng lalawigan upang or maging ang kahandaan ng mga Municipal Interagency Task Force para sa banta ng bagong variant ng COVID-19. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rafael Labrador, nagpapatuloy ang vaccination rollout sa mga munisipyo at sa ngayon ay umaabot na sa 145,126 doses ng vaccine ang dumating at inilaan para sa lalawigan ng Palawan. DYPR Balita. Incident Management Team may contingency plan na sa Delta variant. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Natapos naman ang mga contingency plan ng Incident Management Team o IMT para sa paghahanda sa kinakatakutang Delta variant. Sabi ni Dr. Din Palangka, hindi ordinaryong plano ang ginawa nila dahil kasama sa kanilang paghanda ay ang computation ng posibleng masasawi dahil sa Delta variant. Nagkaroon na rin umano sila ng orientation, training at seminar sa matanggapan ng pamahalaan at mga pribadong tanggapan kung saan sinanay na ang magiging safety officer na siyang mangalaga sa mga kasamahan sa opisina at ang mga safety officer ang kukulitin ng INT oras na magkahawaan ang mga kasamahan nito sa isang tanggapan. Nagsagawa na rin umano sila ng simulation para alam nila ang gagawin kapag magkaroon ng surge ng Delta variant dahil buwan na o dahil inaasahan na sa loob ng isang buwan na posibleng pumatay ang Delta variant ng hindi bababa sa 200 katao kung saan ang isang outbreak ay tatagal ng 3 hanggang 5 buwan bago ito maibaba. Kaya napakadami ang posibleng casualty oras na makapasok ito. Kasama sa inihahanday ang mga eskwelahan sa lungsod at iba pang mga government building na hitiramin para paglagakan na o paglagyan na matatamaan ang Delta variant. Kaya deadly ang Delta variant dahil sa mas nakakahawa siya ng mahigit 60% sa lahat ng COVID-19 na variant at may hybrid din ang Delta variant na pinagsamang UK at South African variant ayon pa rin kay Dr. Din Palangka. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat Romy Luzares. Samahan ng restaurant at bar owners sa lungsod, nahis buhayin ang ilang negosyo. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Ipinapanukala na ngayon ng mga bar and restaurant owners sa lungsod ng Puerto Princesa ang muling pagbuhay sa kanilang asosasyon na matagal nang nawala. Ayon kay Bruce Chase, isa sa mga may-ari ng restaurant dito sa lungsod na kinikilala rin na dating namumuno sa kanilang asosasyon. Ito ay upang magkaroon sila ng iisang tinig lalo na kung may mga usapin na kailangan ng agarang aksyon tulad na lamang ng kanilang naging apila sa city government nitong nakarang araw. Matatandaan nitong Lunes ay umapila ang bar and restaurant owners sa lungsod o sa city government, naalisin na ang liquor ban at ibaba ang umiiral na curfew dito sa Puerto Princesa dahil malaki na ang naging epekto nito sa kanilang mga negosyo at marami na rin sa kanilang hanay ang nalulugi na. Paliwanag pa ni Chase, kung mayroon silang organisadong grupo ay mas magiging madali ang kanilang koordinasyon at may pagkakataon na madinig ang kanilang hiling kaysa sa isa-isa silang lumalapit at nakikiusap sa city government. Ang muling pagbuhay anya sa kanilang grupo ay gagawin nila sa lalong madaling panahon at humingi sila ng tulong sa city council at ganyan sa iba pang ahensya ng city government na mabuo uli ang grupo ng bar and restaurant owners sa lungsod ng Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita.
Sa ibang balita, ginawaran kahapon ng safety seal ang lokal na pamahalaan ng Batarasa matapos ang isinigawang assessment na pinangunahan ng DILG Batarasa Field Office, PNP at BFP. Mismong si Mayor Abraham Iba, asama ang ilang department heads at sangguniang bayan members ang tumanggap ng kanilang sertifikasyon na nagpapakita na ang kani-kanilang tanggapan ay nakakasunod sa Joint Memo Circular Number 21-01 ng DOLE, DOH, DILG, DOT at DTI. Kasabay ng assessment kahapon ay hinihikayat na rin ang publiko at mga empleyado na gumamit na ng contactless QR code sign-in system gamit ang mga smartphone at apps na Stay Safe PH na malaki umano ang maitutulong sa pagmomonitor, pag-trace sa may mga sintomas o infected ng COVID-19. Ang pagtanggap ng safety seal ay simbolo ng pagsunod sa mga itinakdang public health protocols at standards na ipinatutupad upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga kawani, kliyente at mga mamamayang pupapasok sa mga opisina at pamahalaang bayan. Abangan sa aming pagbabalik ang iba pang detalye ng ating mga balita. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Nagki-crave ka ba sa mga paborito mong pagkain? Worry no more. Hindi mo na kailangan lumabas pa dahil ihahatin namin sa inyong mga bahay. Just select your orders and we deliver. Kaya kung merong ipapadeliver ng mga pagkain, i-food set go mo na yan. Ganun lang kadali. I-download ang Foodset Go app sa inyong mga cellphone. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais po ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR Balita sa Umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balita, mas epektibong paghatid ng impormasyon, target ng bagong hepe ng Provincial Information Office. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Nangako ang bagong talagang Provincial Information Officer ng Palawan na si Attorney Chris J. Cuhanco ng malaking pagbabago sa kanilang tanggapan, partikular na sa mas epektibong paghahatid ng mga impormasyon sa mga Palawenyo sa tulong na rin ng local media. Ayon kay Cuhanco, magkakaroon sila ng mga refresher course sa kanilang mga writers at sa kanilang mga kawani upang mas maging maayos ang kanilang paghahatid ng mga impormasyon. Nangako rin ang bagong opisyal ng Information Office ng Provincial Government na bibilisan nila ang paghahatid ng mga impormasyon para na rin sa kabataan
ng mga Palawenyo at iparating sa mga ito ang mga ginagawang programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Sinabi pa ni Kohamko na nagkaroon talaga ng ilan sa mga maliliit na problema nito nga mga nakaraang buwan at nagkaroon din ng hindi epektibo na paghahatid ng impormasyon. Pero sinabi nito na gagawin nilang lahat upang mabago ang mga bagay na ito. Noon na humingi rin ng tulong si Kohamko sa mga lokal na mamahayag na tulungan sila sa pagsasaayos ng information dissemination para sa mga Palawenyo. Sinabi pa nito na gagawin din lang mas malapit ang provincial government sa mga Palawenyo para na rin maipahatid ang mga nais iparating ng provincial government na mga impormasyon. Gayun din ang mga proyekto na ang makikinabang naman at ang nakikinabang ay ang mga Palawenyo mismo. Sinabi pa ni Kuhamko na isasagawa nila ang mga aktibidad nito sa lalong madaling panahon na nakiusap rin ito na suportahan sila sa kanilang mga proyekto. Matatanda na una na nga pinangako ni Kuhamko sa kanyang pag-upo pala mga panunumpa bilang Provincial Information Officer na target din nila na magkaroon ng radio station para agaran-anyan nilang maipahatid ang mga impormasyon dito sa lalawigan ng Palawan. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Sa kaugnay na balita, bagong information officer ng provincial government hindi pikunin. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Hindi umano mapipikon sa media ang tagapagsalita ng pamahalang panlalawigan na si Atty. Christian J. Kohamko. Ayon kay Atty. Kohamko, hindi siya pikunin at handa siyang unawain ang anumang tanong ng mga mamahayag na mag-i-interview sa kanya. Wala din umanong palakasan na media sa kanya kaya lahat ay sasagutin niya sa mga tanong na kaya nitong sagutin at hindi na kailangan pa ng anumang appointment para siya ay makausap o kaya ay makapanayam dahil bukas umano siya sa media na siya ay tawagan at puntahan sa kanyang opisina. Hindi din umanong mawawala o magtatago sa media si Atty. Kohamko bilang abogado at ginusto niyang maging tagapagsalita ng Kapitolyo kaya lahat ng kaya niyang sagutin ay sasagutin niya ito. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. 21 minuto makalipas ang alas 6, inilunsad ng Philippine Coast Guard ang PCG Task Force Kaligtasan sa Karagatan. Layunin nito ang magpatupad ng mga batas at panuntunan sa karagatang sakop ng bansa alinsunod sa Republic Act No. 9993 o ang PCG Law of 2009. Itinalaga ni PCG Commandant Admiral George Orsabia Jr., sina Vice Admiral Artemio Abo kasama sina Rear Admiral Joseph Coimi at Commodore Charlie Rances para pangunahan ang task force na mayroong 19 na task group. Operational ito sa lahat ng PCG districts, lalo na sa Northwestern Luzon, Northeastern Luzon, National Capital Region, Central Luzon, at sa lalawigan ng Palawan. Sa pamamagitan nito, gagamitin ang lahat ng assets ng Philippine Coast Guard upang mapaigting ang pagpapatupad ng lahat ng domestic at international maritime laws, treaties, conventions at memorandum circular na inilabas ng ahensya para sa maritime safety. Binigyan din ng task force commander na kailangang pagtibayin ang kooperasyon ng Philippine Ports Authority lalo na sa maintenance ng PPA procured buoys. Prioridad din ang kooperasyon sa National Task Force for West Philippine Sea para sa swift installation ng sovereign marker sa exclusive economic zone ng bansa. DYPR Balita. Police Report. Para sa ating police report, crew ng Frabel Fishing nawawala. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Police Report. Inireport ng kapitan ng FV Yellowville ng Frabel Fishing Corporation ang pagkawala ng isa sa kanyang tripulante habang nangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Kalandagan, Araceli, Palawan itong gabi ng August 9, 2021. Base sa report ng kapitan ng fishing vessel na si Palermo Dumasto, 33 anyos, habang nagsasagawa sila ng pangisda ay lumapit sa kanila ang skip boat at naghagis ng lubid para makalapit sa kanilang mother boat. Pero hindi umano umabot ang lubid kaya naman tinalon ito ng crew na si Edgardo Lagrama kasuma na naka-green na t-shirt at jogging pants
nang tumalon sa dagat para abutin ang tali. At dahil sa lakas ng agos ng dagat at masamang panahon na ay bigla itong nakabitaw sa tali at tuluyang tinangay ng alon at agos ng dagat pailalim. Kung saan tinangkapan nila itong sagipin pero tuluyan na itong nawala pailalim at hindi na umano nila nakita pa. At nakalam na rin umano sa kanilang kumpanya ang nangyari. Samantalang huli naman ang wanted na number 4 most wanted sa bahay ng El Dido, Palawan na kinilalang si Ruel Hardin Mangga. 30 anyos, binata, walang trabaho at residente ng Barangay Bugtong, Buswanga, Palawan. Nahuli ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong prostrated murder na ibinaba ng Regional Trial Court Branch 95 ng Rojas, Palawan. 120,000 pesos naman ang inirekomendang piyansa para sa pansamantalintong kalayaan. Romy Luzare para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat Romy Luzares, ang ating balitang showbiz at good vibes abangan sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you, mi amor. Jitem, ti amo, sarayo, ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo gift surprise delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Caliana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo. Gift surprise delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo, gift surprise delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo, gift surprise delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo, gift surprise delivery. Let them feel your love. Para sa malinaw na paningin, magandang kita para sa kinabukasan, pasyal na sa Del Rosario Optometric Contact Lens Clinic. Matatagpuan sa Magtanong Building, Rizal Avenue, Puerto Princesa City. Services offered, comprehensive eye checkup, computerized eye examination, contact lens and eyeglass fitting with large selection of frames, fashion eyewear, sunglasses, contact lenses and accessories. Del Rosario Optometric Contact Lens Clinic with branches in Taytay, Rojas, Quezon and Narapalapa. Your eyes, our focus. Better vision for a great life. Duwing ligtas ang inyong tahanan o opisina sa lahat ng oras, mag-install ng CCTV cameras para mabantayan kayo laban sa mga masasamang loob at mga di inaasahang pangyayari. On the go, Maximum CCTV Trading ang solusyon. Mga latest CCTV cameras with 360 degrees viewing na pwedeng i-control sa inyong cellphone at depende sa dami ng channel. Meron silang mga installment packages na abot ng inyong budget from 3 to 12 months payment. Experience the security with the most convenient payment terms only at On the Go Maximum CCTV Trading. Palawen nyo, kontakin na ang 0912-799-1129. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, niligpit at nilinis. Sa dalawang araw, inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 araw, inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating siyudad. Maynila, bilis kilos. DYPR, Balita sa Umaga. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, Palawenyo singer Daryl Ong balik concert na. Ang detalye ng Showbiz Balita mula sa Showbiz Insider Joel Contrevida.
Showbiz Balita. Kahit nagpapatuloy ang enhanced community quarantine sa buong Maynila, tuloy na tuloy ang digital concert ng Palawenyo singer na si Darryl Ong, ang Four Hearts, kung saan makakasama niya sina Sam Concepcion, Katrina Villarde at Janine Tinyoso, na nakatakdang mangyari sa August 28 sa Viva Live Online. Aminado ang mga performers na nakakaapekto ang ECQ dahil marami nga ang natigil ang trabaho kaya walang income. Ngunit mas malawak naman ang kanilang market dahil even ang mga nasa abroad ay pwedeng makapanood ng kanilang digital concert na totoo naman sa mga usaping puso sa panahon ng pandemya. Si Darryl ay kamakailan lang nag-propose na sa ng second time sa kanyang singer girlfriend na si Dea Formiliesa na pinalabas niya sa kanyang vlog. Kaya daw magiging personal ang mga kakantahin niya sa concert lalo na 5 years na silang magkarelasyon ni Dea. Ngunit wala pa silang plano sa ngayon na magpakasal, sabi niya trabaho daw muna. Nakilala si Darryl sa The Voice at Idol Philippines naman si Dea na umaarte na rin noon sa iba't ibang teleserye ng GMA. Joel Cotribida para sa DYPR ang Unos, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At para naman po sa ating Balitang Good Vibes, isang appreciation post ang ginawa ng negosyanteng si Maureen Claire Adonis para sa mga barangay health workers, barangay officials at mga barangay tanod sa isinagawang pagbabakuna sa District 2 ng Brooks Point. Anya, sa buong araw na pagbabakuna, bumilib siya sa sipag at husay ng mga ito dahil hindi niya nakitaan ang reklamo at pagkapagod kahit karamihan sa mga binabakunahan ay mga senior citizens. Damaraw niya ang hirap lalo na kung sunod-sunod at halos walang tigil ang pag-asikaso. Sinabi pa sa post ni Adonis na marahil taos sa puso ang kanilang dedikasyon at gusto na nilang matapos ang pandemyang ito. DYPR Balita. At sa mga liagaglimag ko yun noon, Amos, madal kita ko yun noon, ituturo ka nito ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ko yun noon. Maya gadaw kanin nung tanan mga tangay, bug, titinaig, mga gurang-gurang. Ako yung tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid sa tang pagadali lingwayin ko yunun. Ang opisyal nga lingway ay ang probinsyang Palawan. Sadlaw nga dyan, bisarang ko yunun nga tangadalan mamanang buwin. Ang buwin mamanang pagbali sa kaparte sa isarang bagay aguda tumag ite. Sa Tagalog, ang buwin ay katumbas ng bawas o pagbawas. In English, buwin means to reduce, decrease, or subtract. Sa muro ta pwedeng gamitan sa atang tultulanan ang bisarang buwin, tula dya. Ay, mag-exercise ako ron at lawadlaw. Agod mabuwinan dyang tambak sa kang lawas. Mga tangay, kadangag tagag manta, igamitan tatang lingwain ko nun. Dya yung tangay Ryan Ibanez, mayad nga adlaw kaninong tanan. Amblig! Amos! Madal kita, ikaw yun nun! DYPR Balita! Weather Report! At sa ating ulat panahon, lumalapit na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa nitong mga nagdaang araw. Kaninang alas 3 ng madiling araw, nasa 520 kilometers ito ng silangan ng Basco Batanes, pero mababa pa rin ang chance nitong maging bagyo. Mamamayani pa rin ang southwest monsoon o habagat sa Luzon. Fair weather naman ang inaasahang panahon sa lalawigan ng Palawan, maulap hanggang sa bahagyang maulap. Pero may chance na biglang buhos ng pag-ulan dulot ng thunderstorm. 25 to 33 degrees Celsius ang inaasang temperatura sa Puerto Princesa ngayong araw. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:42 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Maraming salamat sa pag-antabay hanggang mamaya ng alas 11:30 hanggang alas 12. DYPR Balita pa rin po dito sa 94.3 DWI. Si ako po si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Ako po si Nico Mendoza at yan ang DYPR Balita sa umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Ito ang 94.3 DWIZ Palawan. Your music and news radio.
Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7-8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be MX Extraordinary with MX3. Hi, this is Sarah.